Ito nga mga idol ang mga nasabi ni LeBron James sa kanyang walk-off and post-game interview matapos nga ng kanyang very historic night. Una nga ay natanong si LeBron James patungkol nga sa kanyang naging very historic na fadeaway jumper. Natanong siya mga idol kung yun ba nga daw ang specific shot na kanyang hinahana para i-break ang record. Ang naging sagot ni LeBron ay hindi nga daw. Naglalaro lang daw siya ng basketball gaya ng paglalaro niya ng ibang mga NBA games. Hindi niya nga daw pinilit na tumira agad sa umpisa. He didn't exert too much effort nga rin daw sa umpisa para habulin kaagad yung scoring record. Pero he felt good nga rin daw kanina at nung naramdaman niya nga daw na siya ay nasa rhythm na ay doon na siya nagumpisang umiscore. Dahil kapag nasa rhythm nga daw siya ay feeling niya na lahat ng kanyang tira ay papasok. At nung moment nga daw nung pagbasag niya ng record ay he was able nga daw to find, makahanap ng pwesto sa court kung saan komportable nga siya. At tumira nga daw siya ng kanyang signature move na fade away. Alam niya nga rin daw na gusto ng marami na tumira itong si LeBron James ng skyhook para nga i-break ang record. O kaya naman yung isa sa mga signature dunks niya. Pero isa nga rin daw ang fade away sa kanyang mga signature moves. At nakita naman daw natin ang resulta mga idol nating butt net. At it was pretty cool nga daw. At mga idol, nang matanong nga itong si LeBron James ni Shaquille O'Neal kung sino nga daw sa tingin niya ang the GOAT ngayon, sabi niya pipiliin niya nga daw ang kanyang sarili over sa lahat ng naglaro na dito sa NBA, over sa lahat ng naglaro na ng basketball. Pero alam naman daw natin na ang lahat ay may kanya-kanya at sari-sariling opinyon patungkol dito. Pero para nga daw sa kanya mga idol ay alam niya naman daw ang kanyang kayang gawin at alam niya kung ano ang madadala niya every game at every night at kung ano mga idol ang kanyang abilidad pag siya ay nasa court na. At dati pa nga daw ay feeling na neto ni LeBron James na siya na ang pinaka the best na naglaro na ng basketball. Sabi niya, "I always feel like I'm the best player to ever play this game." Dinagdag pa ni LeBron James sa kanyang post-game interview na kung siya nga daw ang GM ng isang team at sila'y mag-uumpisa nga ng isang franchise at sila ang may number one pick sa draft ay siya nga daw ang kanyang pipiliin over anybody. I'll take me. Pipiliin nga ni LeBron James mga idol ang kanyang sarili over anybody that has played in the NBA. At yan ay dahil naniniwala nga daw siya sa kanyang sarili. Dagdag niya pa mga idol, siya nga daw ay isang player na nabago or na-transform ang kanyang paglalaro over the course of 20 years. And he was able nga rin daw to play every position sa court and not just play every position but excel in every position. Excel nga daw sa lahat ng posisyon na nilaruan niya sa NBA sa kanyang 20 years na paglalaro. Pinangunahan na nga rin daw niya ang buong NBA pagdating sa assist at nagawa niya nga daw ang lahat ng kanyang kinakailangang gawin sa larong basketball. Nakapaglaro nga daw siya sa slow pace era na kung saan ay halos 70 points lang ang nai-score ng NBA teams tapos ngayon daw up to 150 points na every game. And he was able to adapt, mag-adjust nga daw at ma-improve pa ang kanyang paglalaro over the course of his playing career. So, hindi man directly word for word na sinabi ni LeBron James na siya na ang the greatest of all time, ay alam naman natin na ang kanyang nais sabihin, ang meaning ng mga sinasabi niya sa kanyang payag na siya ang the best player to ever play this game. Kayo ba mga idol, sino ba ang inyong the GOAT? Si LeBron James ba or si Michael Jordan? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.